kung hindi ba mag-out of tune ang guitar na to patapos nating setupin. So sana hindi siya mag-out of tune. Hello mga kagitara! Kamusta kayong lahat? Meron naman tayong video ngayon. Iseset up natin yung tremolo bar nitong guitar na nabili ko sa Lazada, sa Jolly Music na store. Kung hindi nyo pa napapanood yung video ko about sa tone review nitong guitar, ilalagay ko yung link sa ibabaw tapos panoorin nyo pagkatapos nitong video. So ang gagawin natin ngayon guys ay si-set up natin yung tremolo bar nitong guitar. Kasi expected sa ganitong mga price range na guitar ay hindi masyadong naka-set up yung tremolo niya. Lalo na dito kasi 6 screws yung ano niya, yung vintage style na tremolo bar yung nakakabit dito sa gitara. Kasi nga mas mahal yung 2-point tremolo na usually nakikita sa mga mid-range guitar. So since ano to, yung budget, pinaka-budget friendly na guitar, for starters na nag-aral pa lang na matuto ng gitara, magandang alternative ito sa yung mga wala masyadong budget or yung hindi nakakabili ng mga guitar na medyo nasa mid-range yung mga prices niya. For example, nasa 7,000 to 10,000 price na guitar. Kasi ito, nakuha ko ito for only 3,800 pesos. Including shipping fee. So, kudos to Jolly Music. Napakaganda na customer service ang binibigay nila sa mga customers nila. So, pag-usapan natin kung paano ko sineset up yung tremolo bar ng ganitong mga gitara na katulad nito. So, pagkakuha mo ng gitara, yung stock setup niya ay tingnan natin sa likod nitong gitara. So, kung nakikita nyo, meron na lang akong dalawang springs. So, tinanggal ko yung isang strings na nandito sa gitna. Kasi yung stock design niya ay meron siyang strings dito sa gitna. So tinanggal ko siya. Kasi para mas malambot yung tremolo action mo pag ginagalaw mo to. Kasi nga meron na siyang dalawang springs. So medyo mas sensitive yung action niya. So dito naman tayo sa setup niyang ano niya, yung 6 screws niya. Kasi pag mag-set up ka ng tremolo system, dapat mas less yung ano, yung contact points nung tremolo mo para mas floating yung ano action niya. So since may 6 screws tayo, ang ginagawa ko yung dalawang outer screw lang yung nakabaon talaga sa body ng guitar. Tapos yung apat na screw sa gitna ay inangat ko siya. So inangat ko yung apat na screws. So more likely nakaano lang siya, parang support na lang siya sa bridge natin. Yung nagsusupport talaga sa tremolo na to ay yung dalawang outer screw. Yun yung nakabaon talaga. So, mas maganda yung action. Siya nga pala guys, usually pag ganitong mga klase na tremolo bar, medyo maluwang yung butas dito sa may slot ng tremolo bar. So, ang ginagawa ko guys, para medyo mahigpit siya, kasi pangit yung action pag medyo kumakalog yung ano mo, tremolo bar mo. So ang ginagawa ko guys ay ito. Nilalagyan ko ng Teflon yung thread nitong tremolo bar. So ganun lang kasimple guys. Nilalagyan ko ng Teflon para mahigpit yung kapit niya dito sa may tremolo natin. Dito sa tremolo block na to.
Pagkalagay ko ng Teflon, tapos ihihigpit mo siya, mas magiging stable yung tremolo action mo. Hindi siya kumakalog. So, yun yung ginagawa ko. Okay? So, yung principle natin, guys, na pagsiset up ng tremolo bar natin, dapat less yung contact points at saka less friction. Dapat less friction. So, kung nakikita nyo, yung string 3 ko, guys, ay na-upgrade ko na rin. So, pinalitan ko yung stock na string 3 niya. Kasi yung original na string 3, hindi siya ruler type. So, bakal talaga siya. So, yung string mo ay nasa ilalim ng bakal ng string 3. So, yung pinalit ko dito ay ruler type. So, more likely parang nag-slide lang yung strings niya doon sa string 3. So, less friction yung mangyayari. So, hindi siya nagpo-produce ng ingay. Kasi yung stock na string 3 niya, napapansin ko, pag ginagalaw ko tong tremolo bar, ay tumutunog siya. Tumatagiktik yung tunog niya. So, nag-order ako sa Music Lily, sa Lazada din, nung string 3. Nasa 161 pesos nung price niya. So, isa yun sa mga dapat i-consider natin pag nagsiset tayo ng tremolo bar ng guitar natin. Tapos isang hack din, guys, yung dito sa nut natin, string nut natin dito, nilalagyan ko ng graphite ng guitar, graphite ng lapis. So kahit na anong lapis pwede mong gamitin, guys. For example, ito. Kikis-kisin mo lang yung tip ng lapis mo, tapos ilalagay mo dito sa slot ng bawat strings. Ang purpose niyan, guys, ay para mag-slide lang yung strings mo doon sa nut. So, less friction pa rin yung principles na kinukuha natin. So, yun yung basic na setup na ginagawa ko sa tremolo bar para mas maging functional yung tremolo bar natin. Kasi sabi ko nga, expected sa ganitong mga price range na guitar, kailangan lang natin i-set up ng maayos para ma-maximize natin yung gamit niya. At saka mas stable yung tuning, kasi isang problema yun sa tremolo bar. Kapag hindi mo nasaktuhan yung setup niya, mag-out of tune yung gitara mo. Yung gamit ko, basta ganitong mga gitara, hindi naman tayo talaga nagda-dive bomb yung mga leaks natin. Konting mga vibrato lang, tapos yung para expressive lang yung pag-play natin ng gitara. So, hindi naman kasi ito, yung mga Stratocaster na ganito, hindi naman siya intended na gawin talaga nating mga i-Van Halen yung mga gamit natin na inawalwal talaga nating tremolo system niya. So, hindi siya applicable na ganun. Kung may gitara kayo na Floyd Rose na double locking, yun yung purpose niya, yung talagang inawalwal mo yung tremolo bar niya. So, sa ganitong gitara, actually, guys, paborito ko talaga yung Stratocaster na guitar. Yung mga budget-friendly na mga guitar na Stratocaster. So, yun lang, guys. Pakinggan natin yung tunog nitong gitara. Tapos, kung hindi ba mag-out of tune ang guitar na to, patapos nating setupin. So, sana hindi siya mag-out of tune. Okay, so yun lang, guys. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa video na to. Please like, subscribe, and hit the notification bell kung hindi pa kayo, para maging updated kayo sa mga bago nating videos. And on our next video nga pala, guys, saktong-sakto dumating na yung order ko na pang-shield nitong guitar cavity dito sa loob. So lalagyan natin ng shielding siya para hindi maging maingay pag ginamitan natin distortion yung gitara. So yun yung next video natin. So salamat sa pamanood, guys. Sana na-enjoy kayo at may natutunan kayo.
God bless, guys.